Welcome sa Kalibot TV channel. Ayan, nandito na naman tayo para magbahagi ng konting tips. Ang isi-share ko sa inyo ngayon guys, kung paano mag-drive nang hindi gagamitan ng clutch. Ayan, itong tips na ito guys, magagamit natin kung sakali man magkaroon tayo ng trouble sa daan. Ayan. Ang sasakyan guys, kapag nawawala yung clutch, ang karaniwang nasisira ay release bearing, pressure plate, repair kit ng secondary clutch, or repair kit ng primary master, or walang fluid. And sa mga cable type naman, pwedeng nalagot yung kable or kulang sa radyas. Ayan. Kapag na-experience natin ito guys, lalo't nasa traffic tayo, pwede natin itong magamit, pwede natin gamitin, maitadala natin sa pinakamalapit na gawaan or center, or pwede natin itabi sa gilid na hindi tayo makakaabala sa mga motorista. Ayan guys, bali ito, hindi ko guys sa nire-recommenda na gagamitin lagi. Gagamitin lang ito kapag nagkaroon lang tayo ng trouble. At least alam natin kung paano natin siya itatakbo na hindi tayo gagamit ng clutch. Ayun, isang napakagandang tips niyan guys. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito guys, mag-subscribe ka na at i-like mo na rin ang ating TV channel, para masuportahan at share mo na rin guys para malaman naman ng iba at magkaroon din ng tips para sa kanila. So ayan guys, dun sa mga naunang video ko, yan video na ginawa natin, mga PCP air gun, mga conversion. Ito naman guys, tungkol naman sa tips naman ito para sa mga driver. At sana rin guys, makatulong ito para na rin sa pang-araw-araw nating pagbiyahe, pang-araw-araw nating paggawa. Ang gagamitin nating unit guys, ito ipapasilip ko muna sa inyo. Hino 500. Ayan. Ayan guys, may clutch siya manual. Okay, Hino 500. Truck ito guys, truck siya. Okay, try na natin. So ayan guys, umpisahan na natin ang pagdadrive ng hindi tayo gagamit ng clutch. Ang first step na gagawin natin guys, off natin engine. Okay, then mag-release tayo ng handbrake. Kalimbawa, naka-handbrake tayo. Ayan, release natin. O yun, tapos tapak tayo sa preno. Then, shift natin agad ng first gear. Sabayan natin yan guys ng start, then bitaw ng preno. Ayun. Okay guys, gawin na natin. 1, 2, 3. Yun, tumakbo siya agad, diba? Yan guys, naka first gear tayo niyan. Gagawin natin, pwede na natin siyang itabi, diba? Pwede na natin madala sa tabi. Then, kung gusto mong mag-shift ng second gear, pwede naman guys. O yan, tataas ko pa ako para hindi tayo gagamit ng clutch. Pwede naman guys, smooth naman siya. O yun, okay naman, diba? Wala namang naging problema, para ka lang din nag-drive ng normal. O ayan, okay, diba? Kung contento ka na sa bilis na yan, okay na, kung gusto mo lang siyang dalhin sa gilid. Pero kung mas malayo pa guys ang pagdadalan natin sa ating sasakyan, halimbawa nasiraan tayo sa traffic o sa medyo malayo sa shop, kailangan natin siya guys itakbo, diba? Kung hindi natin alam ang tips na ganito, mapipilitan tayong ipahatak natin yung sasakyan natin o naka-hire tayo ng mekaniko para gawin, diba? So kung ito, alam natin guys, okay na, kaya na natin siyang dalhin sa shop kahit gano'n pa yan kalayo. Kung mag-shift ka guys ng isang gear pa, halimbawa, napapagalan ka sa second gear, pwede naman. Kabagaya nito guys, lubak-lubak kasi, kaya medyo hindi natin mabilisan. Pero pwede yan guys, magsisip tayo ng second gear, ay ng third gear,
pwede naman. O yan guys, pwede naman kahit hanggang sa 6 gear guys, pwede siyang i-shift. Ang mas mahirap lang dito guys, yung pabalik, kunwari pababa siya, galing ka ng katulad nito, naka 3rd gear tayo, pupunta ka sa 2nd gear, yan yung medyo mahirap ipasok, pero okay din naman, kaya din guys, katulad yan, magse-2nd gear tayo, so yan guys, papasok siya. Kailangan lang guys, RPM. So yun, sana guys, makatulong, at huwag natin kalimutan guys na i-share at saka mag-subscribe. Share natin at like na rin natin guys. At nang makatulong din sa makita rin ng iba. At magalit din nila kung sakaling magkaroon sila ng troko sa daan. So yan guys. Okay na. Ipakita ko na sa inyo kung paano. At yun. Sa muli guys.